Banat Bay, bakit ganyan ka? Anong masasabi mo sa revelation ni Maharlika tungkol sa Pidea? Isa lang ang sasagot ko sa inyo. Do you know Maharlika? Maraming salamat, Al. Si Richie sa and then Randy after. May gabi, Mayor. Mayor, isutin mo kanina that when you go to China, after nag-isutihan ka ni Xi Jinping that... Sabi nito, isa, wag mong awayin ng kakampi. Sino kakampi? Si Duterte lang ang kakampi ko. Sinong kakampi sinasabi mo dyan? Ano ka? MDS ka ba? Eh, ang mga tao dito, DDS, Duterte supporter. Ha? Die hard Duterte supporter. MDS ka? Iba yung MDS eh. Maharlika die hard supporter. Magkaiba yun. Gusto mo, doon ka na lang. Walang problema. Hindi tanga mga tao dito. Hindi pwede maistoryahan ang imong pangayo sa iya ha, about the conflict of the West Philippine Sea. After anak, wala na ba'y kailangan of talks na naitabo? Tapos na lahat eh. During our first meeting, nandito yung cabinet ko. Nandito yung mga militares, si Lorenzana. What would be the point in bringing up the matter again with him kung sinabi sa iyo, please do not do that, there will be trouble. Anong ibig sabihin niya? Trouble na yan sa kanya kasi may nuclear bomb nila. Jocelyn Wolf Graham, salamat po. Alam mo, ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte dito eh. Ano ba ang punto nitong China-China issue na to? Eh, hindi na nga siya presidente. Bakit hindi nyo ano yun yung presidente? Siya ang tanungin nyo tungkol sa issue ng... Eto na nga, sinagot niya na, there is no agreement. Status ko. Ibig sabihin, tuloy lang kunin na pag-usapan noon. As is, where is? Anong katangahan naman yung mga tanong na paulit-ulit na kung ano pa dapat sabihin niya? Oh... That's a big deal for all of us. Patutunaw itong Pilipinas, Adler. Before you get out from the office, Mayor, wala na ba any attempts to bugi una siya na isputanan? Kanang after atong China, and then for how many years na nakasapwesto pagkukamuhawa, well, the day I went out of Malacañang, totally cut off na ako sa governmental functions. Nobody would believe me. Magsalot lang yung police, pati military, pagka... Sabi ni Maria Casca, sabi niya, siya yung nagsalita kanina, wag awayin. PRRD is the best president of the Philippines. He is smart president of the Philippines. I am a diehard PRRD BP Sara Mayor Baste Duterte Kulong Pulong Duterte. Ito lang tanong ko sa iyo. If you are a diehard PRRD supporter or Duterte supporter, hindi mo matitake ang isang vlogger na nagsabing mangkanor siya. At kahit binawi niya pa yon. Binawi lang niya yon because may galit siya doon sa nakaupo ngayon. Linawi natin to, mga kababayan natin. Linawi natin to. Ang tunay na Duterte supporter, magkaikot-ikot na mundo na to. Hindi namin tatawaging mangkanor si Pangulong Duterte at hindi namin babastusin si Pangulong Duterte. Umiikot-ikot na itong mundo na to. Yun ang tunay na DDS.
sa madaling salita, hinding-hindi kami maniniwala sa vlogger na bumastos kay Duterte. Kahit pa bumaligtad yan. Tandaan ninyo, ang mga tao may dahilan kung bakit bumabaligtad. Tapos ngayon nga eh, hindi naman niya sinasabing Duterte supporter siya. Tapos gusto ninyo paniwalaan namin? Kayo na lang. Huwag nyo kaming idamay na mga tunay na Duterte supporter na hindi umalis sa tabi ni Pangulong Duterte. May posisyon ka. Pag wala ka na sa posisyon, sabihin ng military, sabihin mo na, sabihin ko, oh, Salamat, Richie. Randy Canedo. Mayor, my concern is for the 120 million Filipinos na 21 million Filipinos na sinasabi mo baka mag-vanish tayo, mag-pulpos tayo. And thinking na ikaw, kilala namin, parang walang kinatatakutan. Now, being afraid for the sake of the Filipino, and hindi mo na pinatulan yung sinabi ni si Jinping, there will be trouble. It seems like you're sending that message right now to PBBM na eto yung sinabi ni Xi Jinping, there will be trouble. What if our present president will not listen to this at makumbinsi siya ng Amerika na kasi nandun siya ngayon, para pagbalik niya, sinabi niya, makikipag-gera tayo. What can we do? Good. Let him try it. Magtago ka na. Di ba? Tama nga naman eh. Tapang-tabangan tayo. Okay, sige. Good. Laban kung gusto nyo. Alam mo, napakaganda na sinabi ni Pangulong Duterte. Tapos na yung time niya. Basta kami, ayaw namin. Time ko, ayaw namin. Ngayon, kung gusto nila dahil nagtapang-tapangan ngayon, dahil kay Biden, go. Sige, go. Bahala kayo. Randel Bunagan, ang tanong, kanino ka? Dinamay. Nasa Amerika kasi yan eh. Hindi baka kapagsalita yan eh. Baka may kumatok dyan sa US Marshal. Ano sinasabi mo dun? Kay Banat, bay. That is very good. But ang gusto kong tanungin, bakit walang gray ships ng American Navy? Kaya malapit lang naman, wala. Nagpa-distansya. May chance ba yun? Pwede gawin tayong proxy war na kagaya ng nangyari sa Ukraine? Alam mo, that's a very good question, ha? Bakit walang gray ship ang Amerika kung talagang sinasabi nilang tutulong sila? Bakit walang nakahandang gray ship? Naku. Antayin muna nila, mabomba tayo. Hindi, kasi ganoon naman talaga mangyayari. Antayin muna, nabombain tayo, tapos tayo, tsaka tayo magmakaawa. Tapos yung Amerika, tsaka nila ngayon pag-uusapan sa Congress nila. Tutulong ba tayo dito? Bibigyan ba natin ng financial ano to, aid? Pagkatasan natin sumabog-sabog, pagkatasan natin mawarak-warak, tsaka ho sila tutulong. Magiging kawawa, sinasabi pa po na baka gamitin daw ni Biden ang gerang ito para malitin siya kasi mukhang delikado siya sa election by November. At pag nakipag-gera, tapos si Trump naman ang manalo, inaano ko lang na baka bawiin ni Trump yung order na yan, kawawa daw tayo at may iwan. Is it possible? The earlier that Bongbong Marcos comes back, bringing with him the order to go to war, para sa akin, the better. What can the Filipino people do? Eh, kung patay na tayo, what can you say? Ano masasabi sa mga Pilipino?
Eh, kung patay na tayo, ano na masasabi? A nuclear war is a nuclear war. Kung hindi mo na, ano, you go to TV, sa YouTube, pakita mo, there's a series there of what would happen to the world after a nuclear war. It's nothing. There's absolutely nothing. Sabi ni Sana All, Banat Bay, meron tatlong US gray ship na kapark lang sa Manila Bay near US Embassy. Oo nga, sinabi ko nga meron lang eh. Meron doon sa tabi-tabi. Pero habang tayo nagdi-deliver at tayo binomba, tsaka pa lang sila tutulong. Tsaka pa lang nila tatanungin sa Congress nila, ano, tulong na tayo? Kasi tandaan nyo, yung treaty na yon, kailangan may approval ng Congress nila. So sa tingin ninyo, agad-agad yon? Eh paano kunwari eh nangyari yung bomba, iba yung oras natin dito, eh doon madaling araw, hindi pa sila nagsasama-sama doon para pag-usapan. So sa madaling salita, tiis-tiis muna tayo mabomba. Oh, anyway, matagal pa naman siguro, ma, baka pag nabomba tayo, medyo matanggal pa yung paa natin, yung kamay natin. So mabubuhay pa tayo ng mga isang araw. Tapos saka sila siguro magre-rescue. Magbubutahan pa yan, ha? Ah. Kaya magdasal ka na lang na pagputok, kasali ka na. Kung maiwan ka, pati yung kamote mo is radioactive, lalo ka magsuka-suka. Now, I think that the best thing is just really remain neutral. Sabihin mo sa China. Oh, ayan na yung seryoso siya. Sinasabi niya nga, the best thing is to remain neutral. Neutral. Pagpipilitan na naman nila, Duterte, love China. Neutral nga eh. Duterte, love China. Neutral. BP Sara Duterte, love China. Neutral nga. Anong sa neutral lang hindi nyo maintindihan? Neutral. China, Adre. Wala man akong away sa iyo. Huwag mo lang akong galawin. Itong Amerika, well, if you want trouble there to find a proxy, meron naman. Japan, you can use China. Hindi pwede. Kailangan sumali tayo. Kailangan makisaw-saw tayo, Mr. President. Kailangan sumaw-saw tayo doon sa gulo. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Sabi niya, China, huwag niyo na kami isama. Bati tayo. Kung gusto niyo ng gulo sa Amerika at saka to, Japan, sila-sila na lang. Eh sabi ngayon ng ating gobyerno, that's unfair. We want drama. We want financial aid. Tandaan ninyo, pag may gera, may financial aid. Pag may financial aid, darating ang pera ng kano na inutang galing sa China. Tapos, pag may financial aid, meron na naman. South China, South Korea, and many other. Huwag tayo. Wala tayong ibubunga. Navy natin, ipagyabang natin. Okay. Pwede. Pwede, we can... I'm not belittling my country's navy. But we can only guess this, what would be the stakes and what would happen. Sabi nito, Boss Banat Bay, anong problem, ang one problem is kung ang butuhan ng US Congress ay papabor na tulungan tayo.
Kung hindi, mapasubo lang tayo. Yan na nga yung sinasabi natin eh. Kasi nga, tandaan ninyo, it's election time. Malapit na ho mag-election sa Amerika. So, ang taong tumatakbo at tatakbo pa sa susunod na presidente, lahat yan, sasabihin yan, lahat yan, ipapangako yan, basta lang makakuha ng boto sa mga kapwa niya botante. Eh, alam naman po natin, napakaraming Pilipino sa ibang sa Amerika po. Alam po natin yan. Alam naman sabihin ni Biden, makipag-gera kayo. Pero ganito proseso niyan. Pag-uusapan muna sa amin sa Congress yan. Kailangan muna namin ayusin yan. Hindi. Ang politiko, ipapangako kahit ang buwan. Diba? Eh, yun nga mga jowa ninyo, nanligaw sa inyo eh. Sabi, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Yung Clorox lang pala ibinigay sa inyo. Pero yung sahod niya, napunta sa kabit. Diba? Ikaw ang lahat ko. Lahat ng what is mine is yours. Ganyan-ganyan yan eh. Kasi nga, nanliligaw. Nakuha niyo yung point. This is, ito hindi ito kabastusan na ang lalaki, pag nanligaw, lahat sasabihin niyan, ipapangako niyan sa'yo. Diba? Hihiwalayan ko na yung asawa ko para sa'yo. Ba, ganyan-ganyan pa yan eh. Ah, mas mahal kita. Talaga po? Siyempre, tatanga-tanga naman yung babae. Sasabihin ng babae, ay, totoo ba yan? Mas mahal niya ako kaysa sa asawa niya. O, bumuka ka ka. Nung pagbuka ka mo, ano? Nayari ka, tama, mali. Tapos biglang sasabihin, hindi pala kasi kami ready kasi yung pamilya magkakagulo. O, nabuka ka ka na. Eh, tanga ka kasi. Akala mo, ipinangako sa'yo lahat. Ibibigay sa'yo, hiwalayan yung asawa. O, di ba nangyayari yan? Ganyan din ang mga politiko during campaign period o yung malapit na mag-eleksyon. Ipapangako niyan lahat. Kahit nga lupa, ano, lahat talaga ipapangako niyan. Kahit yung buwan, ibibigay ko sa'yo itong buwan na ito. Papupuntahin ko yung, ano ba yun? Ano yun? NASA, para kunin yung buwan, tapos dalhin ko sa inyo sa Pilipinas. Patatakpan natin yung araw para hindi na mainit sa Pilipinas. Ipapangako niyan lahat. Mambihira. Parang yung ano, 20 pesos na bigas. Budol eh. Budol. Budol. Para lang manalo. Tapos kayo naman, nagpapaniwala. Hindi, tutulungan tayo ng Amerika. Lalaban ng Amerika para sa atin. Gunggong. Gusto nyo na tayong tulungan? Bigyan tayo lahat ng visa. Gawin nilang free visa sa atin. Para pag nagkagulo, pwede tayong pumunta doon. Tumakbo tayo lahat doon sa Amerika. Oh, sige nga, I challenge the American citizen. Banat ba, yung visa mo, wag mong ano, maka mayari ka dyan. Hindi, di ba, kung talagang tutulungan nila tayo, oh. Bigyan tayo ng ano, libreng pagpunta sa Amerika. Para pagka nagkagulo, pwede tayong tumakbo doon. Ruth, then Alan after. Lahat kayo may tanong. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagpapatawa. Wala pa akong kasing kain eh. Nga, kain na kayo? Susmayo pa mo. Meron pa pansin dyan, asan daw yung 10K ni Cayetano? Eto, gusto mo? Bigay ko sa'yo. Eto na yung 10K niya, oh, inabot sa akin. Sabi, Manat Bay, eto yung 10K, oh. Kung meron magtanong ng 10K dyan, sabihin mo, eto, ibigay mo sa kanya yung 10K. Sabihin mo. Wag yung i-block yung nagtanong. Canard, ibibigay ko sa iyo yung 10K. Nandito na, hawak ko na. Pakilagay mo yan yung number mo, yung GCash number mo.
Sige na, isisend ko tong 10K. Go! Lagay mo, ilapag mo yung GCash number mo, isisend ko sa'yo yung 10K. Hindi. Okay lang. Mayor, I'd like to shift to other topic. You want to yung Mr. Mabuti Lindsay? Ba? Opo. Ugod yun sa China kay... Mayor, can we hear your statement or message to your friend, Pastor Apollo Cudoloy's situation who is currently hiding because of the warrant of arrest? Is he an arrest order from the Senate? You know, as a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because you have been talking about Marcos and everything, eh, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandyan lang yan sa Tamayong. Malaki lang ang Tamayong. Alam mo, ganito yan. Tingnan mo. Eto, sineryoso ng media to. Itong balita na to, sineryoso to ng media. Sandali, asa na, hanapin ko nga yung balita na yun. Asa na yun? Wait lang, ha?